Adventure TV. What's up guys? Clinic mo tong video na to kasi gusto mong bumili ng camera. Pero hindi mo alam kung anong nababagay na camera at papatok sa budget mo. Meron akong i-share sa iyo kung paano ang pagpili ng camera na babagay sa iyo at papatok sa budget mo. Disclaimer lang, hindi ako expert sa mga ganitong bagay. Gusto ko lang i-share sa inyo, baka naman makatulong kahit na kaunti. Kung meron kayong idea, comment, suggestion, feedback, o kahit na tanong, pwede nyong i-comment sa baba para naman madagdagan yung kaalaman ko at madagdagan yung mga kaalaman ng mga magbabasa. Para sa akin, meron lang tatlong klaseng camera. Yun ay yung DSLR, action camera, o yung camera na meron tayong lahat. Yun ay cellphone. Kung gusto mo mag-vlog, gusto mong bumili ng camera at di mo alam kung anong nababagay na camera ang para sa'yo. Ang pinakauna, kapag kabibili ka ng camera, dapat bilang isang vlogger, i-analyze mo muna yung sarili mo kung anong klaseng vlogger ka. I-analyze mo yung sarili mo kung anong niche o kung anong content ba yung mga madalas mong ginagawa. Iba yung napupusuan at iba yung nababagayan. Kasi kapag ka sinabi mong napupusuan, let's say, ako, syempre, napupusuan ko talaga yung DSLR ng mga ganda, mahaba ang lens, makakapag-take ng magandang video sa pinakamataas na resolution, 5K resolution, tsaka yung appearance niya, di ba? Kasi malaki, maganda, pag nakita ng ibang tao, talagang mukha kang professional na vlogger, kapag kayo nang binili mo. Yun ay yung mga tipong napupusuan. Yung tayo sa side na nababagayan. Ang tanong eh, bagay ba yun sa niche mo? Bagay din ba yun sa content na ginagawa mo? Kung ang content na ginagawa mo ay yung puro action, cycling, sports, sa tingin mo, ano ang nababagay sa'yo? Bagay ba sa'yo yung DSLR? O mas bagay sa'yo yung action camera? Pag-usapan natin yung mga disadvantages at advantages ng DSLR. Siyempre, yung advantages niya, kung makikita mo sa appearance, para kang professional na photographer o videographer. Kasi napakaganda ng camera mo eh. Talagang napapawaw talaga yung makakakita. Pero kung ang ginagawa mong niche o content ay prankster ka, mas maganda yung mga DSLR kasi mas mahaba yung zoom, mas malalayo yung zoom na maaabot niya compare sa action camera. Kasi di ka naman makakapag-prank ng tao kung nakikita niya yung camera, di ba? Yung ibang mga vlogger, mas gusto nila yung blurry background. Yung background nila na medyo blurred. Yun ang kagandahan ng DSLR. So ngayon, meron ang ginagamit ko ay action camera. So hindi ko pa na explore masyado yung action camera at hindi ko pa siya nakikita kung meron siyang blurry background. Maganda rin siyang gamitin sa mga sitting vlog lang. Tulad itong ginagawa ko, nakaupo ka lang. Hindi mo siya kailangang hawakan ng matagalan. Maganda rin siyang gamitin sa mga unboxing, mga review ng mga gadget, nakatutok lang tapos nakalagay sa tripod. Hindi mo siya kailangan hawakan ng kanan o kaliwang kamay kasi medyo mabigat siya compare sa action camera. Iba-iba ang presyo ng DSLR, nagdepende sa brand, depende sa lens. Pero yung mga ibang action camera tulad ng GoPro, halos hindi na rin nagkakalayo ang presyo. Ano yung mga disadvantages ng DSLR? Siyempre, hindi siya waterproof, hindi siya dustproof, mabigat, bulky. Hindi mo siya basta-basta mailagay sa bag unless meron kang hard case. So hindi mo siya pwede mailagay sa bag lang o sa backpack habang nagta-travel ka. Medyo may kabigatan din siya compare sa mga action camera. Isipin mo, meron kang hawak na DSLR sa kaliwang kamay mo habang nag-vlog ka sa kalsada o habang nagta-travel ka. Ang isang DSLR, maybe siguro mga isang kilo siguro o kalahating kilo siguro yung timbang niya. So isipin mo, hawakan mo siya ng ganito habang nagbablog ka. Sa tingin mo, tatagal ka ba ng 30 minutes habang nagbablog? Hawak yung DSLR na may timbang na 500 grams o 1,000 grams. Para kang may hawak na isang kilong bigas habang naglalakad sa kalsada habang nagbablog. So may imagine nyo, kung meron kayong mga gustong idagdag about sa disadvantage tapos advantages ng DSLR, maaari kayong mag-comment sa baba para naman madagdagan yung kaalaman ko at madagdagan yung kaalaman ng mga magbabasa. Kasi ulit, hindi naman tayo expert sa ganitong bagay. Gusto ko lang i-share sa inyo yung mga bagay na sa tingin ko makakatulong sa inyo sa pagdesisyon kung anong camera ang bagay at patok sa budget nyo. Yung pangalawang camera natin ay yung action camera. Siguro kung traveler ka, kung
travel vlog ang ginagawa mo, cycling, more on sports, underwater, siguro mas nababagay sa'yo yung action camera. Pag-usapan naman natin yung mga advantages saka disadvantages ng action camera. Una sa lahat, yung action camera waterproof siya. Kaya niyang malublob sa tubig hanggang 10 meters o 33 feet. Depende sa brand, depende sa model, kung anong klaseng action camera. Pero mostly, underwater siya siyempre. Or mostly, waterproof siya. Compare sa DSLR, na siyempre hindi siya waterproof. Kaya mas maganda siyang gamitin sa mga extreme sports. Maliit lang siya, kahit hawakan mo siya sa kaliwa o sa kanang kamay mo, hawakan mo siya ng ganito habang nag-vlog ka, habang nag-travel ka, sigurado hindi ka masyadong mapapagod kasi magaan lang siya at maliit compare sa ating DSLR. Meron ding mga action camera na may front screen kung saan ay makikita mo yung sarili mo habang nag-vlog ka. Sino ba naman ang hindi nakakakilala sa GoPro? Ang GoPro, merong bagong model na GoPro 9 kung saan meron siyang front screen. Kung hindi naman patok sa budget niyo yung GoPro 9, meron akong suggestion na camera which is the DJI Osmo Action Camera. Meron din siyang front screen, removable lens, medyo mura lang compare sa GoPro. Ang DJI, sikat na brand din sa paggawa ng mga drones. Kung hindi patok sa budget niyo yung GoPro, pwede kayong mag-ship sa action camera na DJI Osmo. Ang nagandahan pa sa mga action camera, hassle-free na yung pag-transfer mula sa camera mo at sa cellphone o kaya sa computer kasi meron siyang wifi na pwede mag-transfer sa cellphone. Doon pa lang sa cellphone, pwede mo na siyang i-edit. So kahit wireless, pwede mo na siyang i-transfer. Kahit pwede mo na siyang i-edit sa cellphone mo. Ang disadvantage lang ng action camera, hindi gaano kalayo ang zoom niya. Hindi tulad sa mga DSLR na talagang malalayo yung zoom niya dahil malalaki yung mga lens niya. So yung action camera, meron din siyang zoom pero hindi ganun kalayo. Sa ngayon, hindi ko pa na-explore yung GoPro 9 kung meron ba siyang blurry background kasi yun yung madalas na hinahanap ng mga vlogger, yung blurry background. Pero hindi lahat ng oras advisable yung blurry background. Depende sa niche o depende sa content na ginagawa mo. Ang presyo ng action camera, around 26,000, yung pinaka-latest na brand ng GoPro. At yung DJI Osmo naman, around 14,000, depende sa seller. Yung pangatlong camera ay yung cellphone. Lahat naman tayo ay may cellphone. May mga cellphone ngayon na kaya din mag-shoot ng 4K. Accessible siya kasi meron halos lahat ng tao may cellphone na at pwede natin gamitin sa vlog natin. Pwede rin natin gamitin yung panimula o sa pag-vlog. Mas mabilis din natin ma-edit yung mga video natin kasi doon natin mismo i-edit sa cellphone natin. Mag-download lang tayo ng mga editing apps sa cellphone. Yun lang. Sana natulungan ko kayong mag-desisyon kung anong camera ba ang babagay sa inyo at papatok sa budget nyo. So gagawa tayo ng recap. So ang pinaka-unan ninyong gagawin ay i-analyze nyo yung sarili nyo as a vlogger. Kung anong klaseng niche, anong klaseng content ba yung ginagawa nyo, isipin nyo muna kung anong klaseng vlogger kayo bago nyo isipin kung anong klaseng camera ang babagay sa inyo. Kung bago lang kayo sa channel ko, huwag nyong kalimutan mag-subscribe. At i-hit nyo ang bell button para ma-update kayo sa mga susunod kong video. Tandaan nyo, okay na ang 1080p na resolution. Depende sa niche, depende sa content mo yan. Kasi hindi mo kailangan ng magagandang camera o mas matataas na resolution para lang makagawa ng niche o makagawa ng isang content. Isipin nyo lang kung paano nyo maipapaabot sa mga viewers yung gusto nyong sabihin. At kung paano nyo sila matutulungan kahit sa mga simpleng bagay lang. So yun lang. Thank you.